Hi everyone. Magandang hapon. Ayan, ang tagal ko hindi naka-Facebook Live. Ngayon lang ulit nakahanap ng time. Kumusta kayo? Marami akong ikukwento. Kahapon ay pumunta kami sa Tubigon, sa Bohol. Ano siya? Nasa northwestern part ng Bohol Island. Pinost ko to sa Facebook at yung community yung pinunta namin, coastal community siya, grabe. Halos walang natirang bahay. Yung mga natira doon na nakatayo, kinikwento nila na ano, parang tinayo na ulit nila, tagpi-tagpi lang. So nag-promise tayo, kasama natin si Congressman Ed Chato, saka si Mayor, si Vice Mayor, si Mayor, mga barangay officials. Mahirap pag nakikita mong ganun kasi alam mo na after Christmas lang. And pagpunta namin, umuulan na naman. Nakakaawa yung mga tao. Although may evacuation center sila sa malapit na school. Marami sa kanila gusto na talagang bumalik sa kanilang bahay. So kung ano na lang yung mga salvage nila na natitirang materials doon sa mga nasira nila na bahay ay ginagawa nila na parang konti lang muna. Nag-promise tayo. At ngayon ano na, nakahanap tayo ng donor na magtutulong sa kanila para sa housing materials. Pagkagaling natin sa Bohol, pumunta kami sa Dinagat Islands. Akala nga namin hindi kami matutuloy dahil papunta na kami, hindi kami makaland dahil sobrang sama ng panahon. So nagland muna kami sa Surigao City Airport. Nagland muna kami doon. Nagde-decide kami kung tutuloy pa o hindi na kasi sinasabi sa amin nung piloto na mahirap talaga. Buti nag-decide kami na maghintay-hintay ng konti. Mga lunchtime siguro kami dumating sa, pasensya na, ang sobrang hangin dito. Literal na mahangin sa labas. yun, naghintay-hintay kami. Siguro mga a little over an hour kami sa Surigao City Airport. Buti naghintay-hintay kami. Kasi siguro mga past one siguro yun ng hapon. O almost two. Medyo nag-clear na yung weather. Maulap pa din pero hindi na masyado umuulan. May visibility na. Tumuloy pa din kami. Kasi kung naalala niyo, kung nakwento ko sa inyo yung una kong pasyal sa Dinagat, grabe pa talaga. Hindi pa passable ang most roads, kaya nga nagmotorsiklo lang kami. So gusto naming tingnan, saka pagpunta kasi namin, wala si Governor Kaka, nasa Butuan siya at that time. Nagkakalap ng tulong. So nagbaka sakali kami, wala pa ding signal, so wala kaming prior na arrangements with them. Nung dumating kami, yung sabi nila hindi pa lahat, pero at least yung mga pinuntahan namin passable na yung mga roads. Marami pang tumba, pero nakapaglinis na sila. Sobrang iba na from December 19, kasi yung unang punta namin doon December 19, sobrang ibang-iba na siya. Tapos pumunta kami sa operation center, nandun yung mga volunteers, nandun yung mga provincial officials, may mga municipal officials. Nakita namin may sistema yung goods na pinaparating sa kanila. Sabi sa atin ng mga nakabantay doon sa parang warehouse nila, karamihan daw doon sa mga natanggap nila, parang from development agencies, parang may UN yata na tumutulong. May nakita ako doon, AusAid, Australia Aid. Kinento din ni Governor Kaka na yung provincial government of North Cotabato kay Governor Nancy, pinadalhan sila ng goods. Yung BARM din ay nagpadala sa kanila ng goods. So maayos yung pagka-preposition, pero kailangan pa din nila. Kailangan nila ng tuloy-tuloy na tulong na dumadating. Kasi halos lahat talaga affected. So na-appreciate natin na yung briefing na binigay sa atin. Pinakita ni Governor Kaka yung mapa ng Dinagat, yung pinakamasama yung tama sa kanila, yung southern portion. Kasi pag tiningnan nyo yung map, ay yung Dinagat nasa taas siya ng, parang northwest siya ng Surigao.
Surigao City. Tapos katapat niya yung ano to, yung Siargao. Parang magka ganun sila. Tapos taas siya ng konti yung Southern Leyte. So ito yung mga tinamaan talaga. Tinuturo niya na yung most affected nga yung south. Tapos yung southwest, para nagkaroon ng storm surge. So may mga lugar doon na ano talaga, naubos yung lahat na bahay. Yung pinaka-capital niya, kung nasaan yung provincial capital, nasa San Jose, town of San Jose. Nandun kami kahapon. Grabe din siya. Ni-request ko kay Governor Kaka kung pwede ko makita yung bahay niya kasi alam ko na nasira. Dinala niya ako doon. Gusto ko makita kasi pagpunta ko doon one time, doon ako sa kanya tumira. Ano lang siya, one room na bahay. Pagpunta ko, gulat na gulat ako kung gaano siya kasira. Talagang yung, hindi lang bubong na tanggal, pero pati yung buong kisam eh. Kinikwento ni Governor Kaka, yung very traumatic yung kasagsagan ng bagyo. Kasi nakikita talaga nila na isa-isa natatanggal yung bubong. Eh, may mga bata pa dun sa kanila. So, tumakbo sila sa, parang during the lull, dun sa storm, tumakbo sila sa mas malaking lugar. Dun sila nag-seek ng cover. So, katabi ng bahay na nasira, may tent. Nakita ko may tent na blue. Pinakita ni Gov Kaka yung laman ng tent. Dun siya nakatira. Dun siya nakatira since the typhoon. So, sobrang busy yung mga tao doon kasi maraming tumutulong. Maraming tumutulong na mga volunteers. Si Doc RJ, yung volunteer natin sa Bayanihan e-consulta nandun. Sabi niya hanggang January 3 siya doon. Tutulong. Nakausap natin yung mga doktor, mga bata pa. Mga bata pa, mga doktor, tutulong din. So, ano naman, maraming tumutulong pero yun nga. Marami talagang pangangailangan kasi pinakamahirap siguro tulungan yung dinagat kasi yung facility ng pagpunta, yung access, yun yung pinakamahirap. Wala siyang airport, tapos wala pang yung hindi kami makaland kahapon. Sabi sana namin magbabangka na lang kami papunta doon. Hindi din lumalayag yung mga bangka papunta ng dinagat kasi may gale warning. So ano talaga siya, pahirapan yung pagdala ng logistics lalo na pag masama yung panahon. So kahapon, may dumating na kaming goods for dinagat, pero kahapon may hinihintay pa kami. Parang 7 batches pa. Kasi yung problema, hindi talaga siya kasya, lalo na kung maliit yung sasakyan. So dinidivide-divide siya. Hopefully, bumuti. Bumuti yung panahon para yung facility din pagdala ay mas madali. Kinikwento sa amin ni Gov Kaka na merong 5 hectares na property yung provincial government na nilaan na nila para yung mga nakatira sa danger zones hindi na doon papayagan na mag-build ulit. Ako agree ako doon. Kasi yung experience natin sa iba-ibang mga lugar na tinamaan ng sakuna, yung mga nasisiraan lalo sa coastal areas, every typhoon sila din yung nawawala ng bahay. So yung pinaka-long lasting talaga na tulong sa kanila ay mabigyan ng relocation site na mas mataas, mas safe. So, nag-promise kami kay Gov Kaka na magpa-partner kami. Hindi namin alam kung ilan yung kaya ng ano natin, ng donations. Pero pareho nung ginawa natin sa Marawi, ginawa natin nung after Typhoon Rolly, saka Typhoon Ulysses, gumawa tayo ng several na villages. Makagawa din tayo sa dinagat. Kinakwento ko sa kanya yung parang ano to, model na hanap kami ng partners na marunong talaga para yung mga residents, sila yung tumulong mag-build ng bahay nila kasi mas mapapababa yung cost. Pag mababa yung cost, mas maraming bahay yung mapapatayo natin. So yun yung promise namin kay Gov Kaka. Pagkabalik namin sa Maynila after dinagat, dumiretso ako sa headquarters, campaign headquarters. Kinausap ko yung ibang teams doon. Sabi ko, ayusin namin na magkaroon ng partnership. Kasi, ito yung ano talaga,